Hello mga kapatid! Welcome to my channel! Nito, Liza, vlogging some places of Liti and summer. Please like and subscribe if you haven't yet and click up the notification bell for more updates. Welcome to my channel guys! Small bahay! Ito yung San Ricardo! Ito yung nakaranas ng malakas na bagyo last December 16. Bagyong Odette. Ganito yung sitwasyon nila. Yan yung Binit Port, San Ricardo. So yan yung papuntang palabas, palabas na siya. Ito na yung daan papuntang Tacloban City galing ng Binit. So binidyuhan ko ito dahil ito yung progress. Parang naging ano na siya. Yung mga nyug na natumba, may dahon na sila. Kakadahon na din. After 3 months, ganyan na yun ang bagay. Pero hindi pa rin naayos yung mga bahay. Sira-sira pa din. Sila pa din mismo yung nagkukumpuni. Kinukumpuni pa yung mga bahay nila. Yan, yung mga bahay ba yung kubo. Kinukumpuni pa rin nila dahil walang maraming mga karpintero na nandito nakatira. Ito yung baybayin. It's around 5:47 pa yan kasi madilim pa. Yung tapat, yung sa tapat na nakita niyo na maliit na bundok, yan yung Surigao. Ito yung mga new na nakatayo na din. Mayroon na din mga dahon. Tapos marami diyan na nangingisda, yan yung mga bangka nangingisda. Dahil maraming isda dyan. Malinis yung kanilang dagat. Masarap dyan maligo. Kasi malinis yung dagat. Island kasi ito. San Ricardo. Ito yung San Ricardo. Southern Leyte. Papunta to ng San Francisco. Next San Francisco, Liloan, Southern Leyte. What? San Francisco. Ayan. What? The San Francisco Street? Marami na ding mga dahon yung kanila. Mga kahoy-kahoy. Maraming dahon dyan. Walang iba kasing pinagkikitaan dyan. Pinaghuhugutan ng hanap buhay kundi nyug lang. Pero ngayon, paano na yan? Mga nyug lang yung hanap buhay nila. Awa. Yung iba dyan, nagkukumpuni ng bahay. Yung iba dyan, nagkakalang buhay. May isda. Maliit na isda lang. Kasi ito ay parang kasing laki lang ng Nakita mo sa map, parang stick lang siya. Kaya napuruhan talaga siya ng panitulit. Yun. Nasa tabi tayo ng kalsada. Saka yan yung sitwasyon dito. Nananahon na rin yung mga ibang nyo. Yung ibang bahay, hindi pa din nakatayo. Baka walang karpintero Yung bundok na maliit. Yung kabila niyan, yung bundok na yan, sa kabila niyan, Loreto, Surigao. Kaya dyan, malapit lang kasi yan ang Loreto. Doon yun, Loreto at saka dinagat. Yan talaga yung sa pulmo. Tayo na din yung ibang kahoy. So, pinapakita ko lang. Naging greenery na rin siya. Dati ang gaganda dito, malago yung kanilang mga kahoy at saka yung ngayon. Nagtataasan na lang yung puno. Ang dahon ko konti. Wala nang bunga. Yung mga gym nila, sira pa din. Maganda yung nila dito, kalsada. Hindi lubak-lubak. Maganda yung kahoy. Ito yung kalsada na dinaadaan ng mga bachelor, mga bus na pupunta doon sa Mindanao. Pero yung mga truck na dumadaan dito, doon lang yun sa Southern Leyte sila. Sa may liluan lang sila port. Pero yung dinaanan natin sa Binit, yung nauna na dinaanan natin, yan yung San Ricardo. So, yung San Ricardo kasi doon yung mayroon port din doon.
parang dalawang port dito eh. So, kung doon ka dumaan sa Liloan, okay lang din. Kung dadaan ka doon sa Maya San Ricardo, okay pa din. Yun, yung sitwasyon nila. Ganda ng kalsada, oh. Yung bundok na nakita na natin, yan yung papuntang kinukupong yung mga spilang, wala pa din yung bubong yung iba. Maraming bahay dito dati nung wala pang udit. Tsaka maganda talaga yung view. Ngayon, unti-unti na rin silang bumabalik. Ito yung mahirap na daan. Pag kunyari, pababa ka, masyado siyang slope. Pag paakyat naman, masyado siyang pataas. Mahirap pag nasa taas, para kang talagang ang taas-taas talaga ng kalsada na paakyat. Kaya mga bus lang yung dumadaan. Yung mga truck dito, nakadaan dito, minsan-minsan lang. Kasi mahirap ang daan dito. Pero yung truck na talagang pupunta ng Mindanao sa Liloan, madalang yung truck na dumadaan dito dahil mahirap ang daan. O yun, kita yung dinaanan natin sa baba. Yan, nakita mo? Yung mga bahay sa baba. Yan, yung Binitport. Yan. Umaakyat na tayo sa bundok. Yung lugar na ito. Yung lugar na ito na na tinitingnan natin, papundok na po yun. Ang taas na talaga, parang slope talaga yung dinadaanan natin. Tsaka, hirap. Pag doon niya rat-rack yung dinadala mo dito. Dahan-dahan lang yung takbo namin kasi baka mayroon kami kasalubong dyan. Dami kasi nabidisgrasya dyan at saka nag-landslide. Umuulan nung pumunta kami rito. Tapos yung kalsada parang nabibitak-bitak na din. Para siyang papaba na yung kalsada. Umadaustos papaba. Papatapit. Tingnan mo, tagal na yung sinasakyan namin, pinagtitinganan kami ng mga motor dahil bumababa yung sinasakyan namin sa sasakyan eh. Yan ah. Tingnan mo. Nakakatakot din. Pero kailangan pag pumunta ka dyan, dahan-dahan lang. Nakastop kami sa gitna ng daan kasi mayroong nakaslip kasi dyan ang napakaano ng highway, parang letter U. Kanyang highway. So mahirap talaga yung daan dito. Pero okay na rin. Paid off na rin sa mga view. Nakita natin pababa pag nasa tuktok ka na ng bundok. Maraming mga burol dito. Ngayon, tingnan mo. O tingnan mo yung mga bahay. Nagmimisa pa nga yung bahay dyan kahapon. Merong pare dyan nagmimisa. Nakikinig ako. May mga bahay sa baba. Pero kami, nandun sa taas. Ayan, pababa na rin yung nag-landslide na rin dito eh. Galing pa din kami dyan sa tuktok. Yan, yung kalsada parang umiikot lang dun sa bundok na yan. Daming bundok. Lalakad dyan. Tayo. Binit. Yan, ito yung binit. Tsaka yung bundok nila, naging green na din. So, pag bumunta ka dyan, parang nakakamangha din. Kasi, mayroon mga tao na pagkira. Ang dagat, ang linaw ng dagat talaga. Tsaka ang sarap maligo dyan. Yung bato-bato na hindi siya mabato na matalim. Yung bato lang na bilog. Yung kanilang kung nasa dagat ka, naliligo. Maganda. Maganda yung view dyan. Ito talaga yung sapul nung bagyong Odette. Yan. Wala pa nga silang kuryente. Yan. Wala pa silang kuryente dito. Yung nalagyan na lang kuryente yung papunta pa doon. Pero yung sa dulo, wala pa. Ang ginawa na lang nila, gumagamit na lang sila ng
solar. Kaya nagkakaroon sila ng ilaw dyan. Saka masarap yung mga ano dito. Masarap yung kanilang lang yung isda. Ayaw! Ayaw! Give me that! Yan mga kaibigan. Tagal ko ng video. 20 minutes to na video na to eh. Kasi tuwing bumababa ako, gumagawa ako ng video clip na ilang seconds lang. Papunta na to ng Liloan Southern Leyte. Siloan Port. Galing na tayo ng Port Binit. Binit Port, San Ricardo. So ito, papunta na to ng Port Liloan, Southern Leyte. Yan o, Liloan. Papuntang Liloan na yan. Yung nakita na parang may mga bubong dyan, Liloan na yan. Medyo madilim-dilim po guys dahil 6 a.m. pa yan yun ang umaga. Kasi dyan kami natutulog. Gusto namin mag-experience kasi na matutulog na walang kuryente. Madilim nga kasi walang kuryente doon sa dulo. Ganun. Yung maraming kahoy dyan na nawala na, sama pa yung kahoy nila dyan. Saka yung nyug niya, nagkakaroon na din ng dahon. So meron kaming tinanungan dyan na yung mga tao na nakatira daw dyan, pinigipan na lang iba. Dahil doon na din nagkakaroon ng bahay. Dahil wala na lang yung kung kasi yung nyug. Halos nagubos na kung wala ko. So yung ginawa nila, tatanong na lang po sila. Yun. Ganito din yung sitwasyon galing doon sa dulo dahil from Tacloban is 191 kilometers to from Tacloban. So parang Tacloban to halos Katarman. Ganun. Ang layo. 4 hours travel, long travel. Pagaling kami ng Tacloban is alas 8 ng umaga. Dumating ka dito is 8, 9, 10, 11, mga 12 o'clock na din kapag andun ka na sa port na yun. So yun, kailangan talaga mag-ingat pag andito kasi nagla-landslide pa. Tapos yung daan mahirap din. Siguro makabangon to mga 5 years from now. Makabangon tong lugar na to 5 years from now. Ayan o. Nilalagadi yung kanilang yung mga nyug nila. Nilalagay nila sa tabi ng daanan. Para kunyari, mayroong bibili, makabili na hindi na maglalakad. Diyan na lang sa kalsada. Parang naglalaking sila. Pero walang magawa eh. Yun talagang hanap buhay nila eh. Sisinso na lang sila ng kanilang mga natutumba na mga nyug para yun lang kanilang source of income sa ngayon na wala yung mga nyug na yan. Natumba na eh, kaya sinsos na lang yung ginawa nila dyan. Tapos binibinta na lang nila. Yung tapat na bundok, ano yan eh, Limasawa Island. Yung katabi nun, dun yung Maasin Southern Leyte, Macrohon, Maasin Southern Leyte, ganun. Tapos yung itong bundok na yan, nakita natin, yung kabila niyan, yung Silago. Kinunahan, yun yung kabilang bundok, yung sa likod ng bundok na yan. Kinunahan, tsaka si Leonard. Tapos yung nasa kabila, malaki kasi yung Southern Leyte. Parang pinakihiwalay ng mga island. Medyo naka 40 minutes na tayo eh kasi pinatumpo-tumpo ko yung pinatuhati ko yung videos para maisal ko. Mahabo yung videos ko dito. Ayan, kaya na yung sport. Basketball court na sila. Wala nang bubong. Ano na lang. Tira na lang. Halik. Paligi sa amin yung manyo. Wala na ako. Yung nanagot. Tapos na tayo.
siguro sariling bahay na rin nila yung pinupunta. Itong lugar na to, lumampas na tayo sa Liloan Fort. Pupunta na to ng Libagong Sariling. Ito na yung pupunta ng Libagong Sariling. Ano ko rin po? Southern Lady. Pwede hindi sila lang ng Southern Lady. Kasi mayroong Southern Lady. Mayroong Lady talaga. Ano pa rin yung ano yun? Hindi pa rin nakukumpo yung banda dito. Maraming tumagawa ng mga lihik kasi doon sa amin, Manila, Merago. Merong tumagawa ng mga wirings pa dito. Tapos hindi pa na ayos ng buto. Ano, ang ganda din pag sa akin. Tsaka, maganda na lagay ito ng mga kapatid. Yun, tingnan mo yung telescope nila. Kasi po ito, wala. Buhog talaga, as in, patalula. Yung natira na lang yung bahay na hindi na tumba, yan concrete na bahay. Pero, maganda na rin ang mga matay dito. Okay sila. Tsaka, ilang tennis court pa ba yung ilang basketball court na ba yung binaanan natin. Panglima na to, wala talagang tubong. Palapit na palapit tayo sa bundok na yan. Pero hindi tayo dadaan dyan sa kapila. Dito sa kaliwa tayo dadaan. Kasi ito, nasa kanan tayo dadaan, babalik na tubong sa ibang naman. So, yun. Iba na tong bundok na to. Ito na yung sa kaliti. Basta na yun yung sa kabila eh. Yan. San, kaya ito San Francisco. Oliloan. Living in San Francisco. Kasi sunod sa San Francisco, Liloan. Then after Liloan, Libagon na siya. So after Libagon, Subuk na siya. Gawin na pero. So, naka 17 minutes na tayo, guys. Ayan, yung mga dinaanan natin ng mga niyog. Nakakaawa. Hindi pa rin gaano nakakatayo. Hindi pa rin gaano sila nakakabangon. Wala. Madalang talagang sasakyan dito. Oras kasi yung inaano nila dito kasi every 46 hours yata meron dumadaan ng sasakyan na yun, truck na yun, sasakay ng barko yun. 46 hours yata bago pa dadaan ng mga sasakyan dahil na oras na yun inaano ni tinatansya para magpupunta nila doon sa ano port, makabili sila ng ticket, sasakay agad. Hindi na yung hindi yung barko yung ano maghihintay. So, nasa 18 minutes na tayo. Mahaba pala yung aking na-video kahapon. Just stop, so burns it. Parang naging Google na lang po siya. Share ko lang sa inyo guys yung sitwasyon kung saan kami kahapon.